to another vlog, and in this video we are going to do an unboxing video. So here it is, a record full video while unpacking to protect your rights. So yes, if kailangan talagang may video kapag mag-unpack ka ng mga packages, kasi if ever there's a problem with a product, then you have evidence. Show it to the customer. So, without further ado, let's start. Okay. So, apat na ganito. This is for the yung parang lalagyan ng ano, lalagyan ng sabon, shampoo, shower gel, and other things. Pwede ka maglagay ng artificial flower. Ayan, may apat na rubber siya, guys. I don't know what's the use of this rubber, but let's keep it for now. Tapos, meron pa. 5 rubbers. Tapos ito, I don't know what's the use of this. Okay. Dito siya ilalagay pala. Ayan. Dito siya ilalagay, guys. Lagay na natin. Ayan. Last time nag-assemble ako, yung vanity, it took me 4 hours. See the difference, guys. Tapos may apat na ganito. Tapos may isang maliit na tube. Oh my god, wala siyang manual, guys. See, wala siyang manual. What's that? Wala siyang manual, guys. So, tingnan natin sa likod. Okay, nandito ang napakalaking manual niya. Ayun, ayan yung manual niya. So hi guys, this is going to be the continuation of unboxing. So i-assemble na natin. So if you will, as you can see, wala siyang enough na ano manual. So naghanap ako sa YouTube. Thank God. So if hindi siya nakalagay yung itong tatlo, ganito lang siya, guys. Lagay mo lang siya dyan. Tapos, wait lang. Patayin mo mo. So, hindi siya madali, guys. Kailangan mo mag-exert ng malaking effort talaga. Ayan. Napasok mo siya. Thank God. So, ito siya. Kasi ano? Yan. Tapos,
Ilalagay siya dito kasi ito yung bottom part. Oh, shh. May hole sa ilalim, guys. Dito nila ilagay. Tighten nyo lang. So, ready na siya. And then the other one, sa ibabaw. Kasi may hole din siya. Ayan. Ito siya. Ito yung hole, guys. Diyan nyo ilagay. Kasi yung iba, hindi talaga nila pinapakita kung paano mag-assemble. So, I need to find my own way para matuto ng matuto. Ayan. So, oh my God! You need to look closely, guys. Yung may bend siya. And, ito yung hindi mali. Yung bend niya is nasa ibabaw. Unlike dito na parang cone shape. So, baliktad to, guys. Tingnan yung mabuti yung nilalagay. Ayan, umulit ulit. Tapos, guys, may isang maliit. Ito, dito ako na, kasi hindi sila magkasama eh. Dapat pala ganito ito. Ganito sana ang sila. Ganyan. Magkadikit sila. Kasi minsan, separate sila sa puti. So, if yung maliit na tube is walang white, hanapin nyo lang yung white. Tapos kung walang white, i-return nyo na lang. Kasi walang stopper. Tapos ito yung sa top. Make sure guys na itong ganitong my hole is dito nyo ilalagay. I don't know if I'm doing it correctly. Basta yun yung nakita ko. So, wait. Sa bottom naman is yung parang may groove lang. Tapos lagyan mo lang dito. Ayan. The thing is, hindi perfect circle siya. So, pahirapan na naman tayo nito. Ayan. Tapos, dalawa kasi ito. Lagay nyo lang yung isa. Ayan. Mali. My God. Ano yung ginawa ko pa nito? Ito. Wait lang. Dalawang. Ayan. Mali. Ayan. Ito guys. Dalawang B. Ito. Yung may groove, tapos yung isang may groove, pero yung bottom yung E. Para maging mataas na siya. Ayan na, mataas na siya. And then, itong rubber guys is kailangan yung ilagay siya dito sa ibabaw. Ayan, para hindi siya mag-move. Ayan, hindi na siya mag-move. So apat ang rubber. So every layer may rubber guys. Ulat lang, ma'am, siya. Ay, Iuot mo muna ninyo sa taas. So, ayun, guys.
My mom's asking, wala ba namang damage? Sabi ko, walang damage, mom. Utak ko lang yung nagka-brain damage. So guys, if masyado siyang mataas sa CR nyo, yung bottom na tube, yung ganito, kasi dalawa yon, kunan nyo lang ng isa. Kasi yun yung nag-brain damage. Yun yung sumobra talaga sa taas. Tapos, hindi pa naman yun fix yung sa top. Kasi kailangan siyang iganun sa ceiling para mag-tighten. So, ayun. I need to adjust this. Yung ganito. And then, ilalagay natin siya sa CR. Ay, go! Ang hirap. Hindi talaga ako sa ano. Sa mga assemble. Bobo. Bobo ako ng light. Kasi nabobo talaga ako nito. So, tignan nyo na lang guys while I'm adjusting these trays and of course, I'll show you kapag inilagay ko na siya sa bathroom. Wait lang. Ayun din ha, ipasunod din. Ipo pa na siya. Anak. Anak. Idabi, pwede lang. Kaya kung kaya ngayon butang din naman akong hindi mo magamit. So, ayun guys, I hope this video will help you in the future kapag bumili kayo sa Shopee na multi-corner shower, multi-corner shelf. Ayan. So, if nakabili kayo nito and walang, you know, hindi maintindihan yung box na manual, tingnan nyo na lang yung video guys. So guys, I hope you like this video. Don't forget to like this video and of course subscribe to my channel and hit the notification bell so you will get notified whenever I post new videos. See you in my next vlog. Bye!